Isang maligayang araw na naman po sa inyong lahat, sa lahat ng mga spiritual viewers. Patuloy po tayo sa ating series, You've Got a Friend. Tandaan po natin, a promise means everything. But once it is broken, sorry means nothing. Proverbs 17:17, a friend loves at all times. Ipagpatuloy po natin ang ating part 10. About the intimate friendships between David and Jonathan. Ano po ang isang prinsipyo na iiwanan ko at tatapusin po natin yung napupulot natin ng mga general principles po sa friendship ni David and Jonathan? Ito po, intimate friends keep their promises even though it's costly. Ang matalik na magkakaibigan, tinutupad ang kanilang mga pangako kahit po napakahirap ang kapalit nito. So don't make promises you don't intend to keep. Kaya nga, sabi ko palagi dito sa Pilipinas, kapag merong promise, ang kasunod nun ay sorry. Kaya meron tayong promise, sorry note. So the words that you speak or to make a promise to your friend need to command respect. So just remember na ang mga kaibigan will judge your credibility kung paano mo tinutupad ang inyong mga ipinangako. So a promise or a broken promise will surely hurt anyone's image. And keeping your promise will make you feel good about yourself. For sure, ito po ay inyong choice. Kaya po kahit sa mag-asawa, ang pagtupad sa pangako ay isang pogi points po. Yan. So, sometime later, balikan po natin itong story po ni David and Jonathan. Sa kasaysayan po ng buhay ni Jonathan, ni King Saul, sometime later, si Jonathan at ang kanyang ama na si King Saul ay namatay sa digmaan. There was a period of civil war and uncertainty that followed. At nang panahong naging hari na itong si David, he remembered his decade-old promise, yung dekada na ang tanda ng kanyang mga ipinangako sa kanyang kaibigan na si Jonathan. Ang kanyang ipinangako, he is going to take care of the family of Jonathan. So nangako po siya na alagaan niya ang pamilya ng kanyang kaibigan na si Jonathan. So kahit pa customary or kaugalian na and politically expedient to kill all the family of the former king, kailangan patayin yung mga member ng pamilya ng hari na kalaban, hindi po ito ginawa ni King David. Sa halip, he gave an order that a search be made to see if any of Jonathan's family might still be alive. Hindi upang sila ay patayin, but to bless them. Grabe talaga itong heart ni David. Tinupad niya, hamapin yung mga kadugo, yung mga kalahi ni Jonathan. Hindi napatayin, kundi kailangan siya i-bless dahil ito po ang kanyang ipinangako. So ang natagpuan nila ay ang isang kaisa-isang anak na lalaki ni Jonathan. Ang pangalan po ng young man na ito ay si Mephibosheth, who was disabled or isa po siyang paralitiko. Dahil nung siya po ay 5 years old pa lamang, Mephibosheth's nurse, yung nag-alaga sa kanya, dropped him while fleeing the palace. Kaya nabali at napilay ang kanyang mga paa and he never was able to walk. So Jonathan brought the young man into the palace and adopted him as his own. Ang sabi ng 2 Samuel chapter 9 verse 13, and Mephibosheth lived in Jerusalem because he always ate at the king's table and he was crippled both feet. So mga kaibigan, promises are easily made but not always easily kept. Ang isang mabuting kaibigan ay tumutupad sa kanya mga pangako kahit pa napakahirap ng kanyang kalagayan, and even when it's not convenient. So kapag ang inyong kaibigan nangako na sa darating, nangako siya na darating siya sa oras ng inyong kasal, nako, darating yun. Kapag ang inyong friend promises na magbayad siya ng kanyang mga utang,
babayaran niya yun. If a friend promises na bibisitahin niya ang inyong nanay sa ospital, he'll do it. If a friend promises to be loyal until death parts you, aalagaan niya yung pangako na yun, he keeps that vow. Kaya sabi ng Psalms 15 verse 4, a righteous man is one who keeps his oath even when it hurts. So mga kapatid, paano na ngayon kapag ang iyong best friend breaks a promise? Kapag yung best friend mo ay hindi niya tinupad yung kanyang pinangako. So ito po ang mga siguro mga practical things na inyong gagawin. You have to figure out why before determining the consequences. No? In short, pag ang inyong kaibigan, hindi niya sinira na yung pangako niya sa inyo, handle yourself first. Unahin mong i-manage ang inyong sarili. When a promise is not kept, especially ng inyong best friend, you probably feel angry at being let down, ma-frustrated po kayo, at dahil hindi po niya inisip yung resulta ng promise na yun. So, mai-irritar kayo at yourself na dahil na naniwala kayo na ang inyong friend ay maasan, hindi pala. And siguro, malulungkot ka because trust was broken and the relationship was harmed. So, ang gagawin mo, just control yourself and pray for your friend. Na? Bigyan mo siya ng second chance. Another thing na gagawin mo, pag sinira ng friend mo ang inyong ang kanyang promise, get the story. Siguraduhin mo muna na alamin ang buong kwento sa likod ng lahat. So give your friend the benefit of the doubt, ika nga sabi ng mga expert. Give your friend a chance to explain bakit hindi niya tinupad ang kanyang promise. Do not judge immediately. Don't judge because you are not a judge. So listen carefully and allow the story to unfold. Baka mayroong mga logical reasons for the broken promise. So kapag ikaw ay isang mabuting kaibigan, promise to always tell the truth even when it's difficult to say. Ito po ang isang mga bagay na napag-aralan natin that made the Lord Jesus special. He always kept His promises because Jesus is a friend who sticks closer than a brother. Diba? Ipinangako po ni Jesus that He would seek and save those who were lost. At ang nangyari po, hinanap po niya ikaw at ako. Tayong lahat, kayong nakikinig dyan, kayong nanonood, hinanap kayo ni Jesus kahit pa tayo po ay nagkasala and become crippled and have little that we can contribute to Him. At kahit po meron siyang power and right to destroy you and me, He promised that He came not to condemn the world but to save the world through Him. So ang ginawa niyang effort to save us cost the price of His own blood shed on the cross. Ang sabi sa John 15:13, greater love has no one than this, that a man lay down his life for his friend. Kaya mga kaibigan, sa life po ni Jonathan at ni David, if you made a promise, keep it. If you have love, cherish it. If you said you would call, do it. If someone confided in you, respect it. And if you did wrong, apologize for it. And if you want trust, you have to earn it. Tayo po ay manalangin, Lord, thank you so much for the life of David and Jonathan, their friendship. That a true friend learns how to fulfill and keep his promises. Lord, as a friend, may we also learn how to keep our promises towards others. And guide us and give us that wisdom to do it. Everything is always according to your will. If we are going to keep our promises, just like what David had promised to Jonathan. This is our prayer in Jesus' name. Amen.